Kaya sa totoo lang, mahirap nilang kunin ang boto ng Maynila kay Marcos yan. Yan. Yan, makita mo, pakita ang ano niya, ano, ilang unit ang napagawa ni Bongbong, ay ni ano, ni Isko, wala sa kalingkingan. 95,000 units ang pinagawa ni Ferdinand Marcos. Wala kay sa kalingkingan. At yan, hindi pa sigurado, ha, maangal nga yung mga nakakuha. Kaya eh, para lang sila nagre-renta. Hindi nila makukuha ang titulo. Pag umalis sila, makukuha nila yung hulog nila. Ganun ang sitwasyon ngayon. Forever daw yan sa Pasay community. Yun, sinasabi nila forever. Pag dumatod kayo, ipa problema ka, sanay ng squatter yung mga yun. Mabigat sa kanila yung hinuhulog nilang buwan-buwan dyan. Yes. Dapat man lang may hangganan. Eh, yun forever yun. Oo. Kasi mo sa pag-ibig, ito mo, 25 years to pay, 20 years to pay, di ba? Pero sa kanya, forever, lifetime, kayong magbabayad. Yun. Okay, balik naman po tayo dito sa, eto kasi may nangungulit dito eh. Ang Bongbong daw, ang pamilya Marcos, puro na lang daw pag nanakaw. Kulang-kulang 1,000 na kaso. At ang mga nakaupo pa sa Pilipinas ay mga judge na appointed nila Cory, nila Ramos. Kung nagpalit-palitan yung mga yan. Pero walang kay panalo dahil kompleto na ebidensya ang mga Marcos. Paano naging magnanakaw? Ganon kabobo yung nagtatanong na yan. Ang itinapanalo ng kaso ay ebidensya, hindi chismis. Yun ang kailangan sa kaso. Ebidensya. Ang mga Marcos, kompleto ng ebidensya. Isipin ninyo, ilagay nyo sa utak ninyo, kulang-kulang 1,000 kaso. Ang natitira na lang nasa 10. Hanggang ngayon, wala pang napapatunayan. Kunin mo ang ratio, ang percentage, ang layo. Yes, yeah. Kaya hindi totoo yan. Huwag kayong magpapaniwala kasi mga Marcos kayo. Mag-research kayo. Bago pa naging presidente si Marcos ng 1965, nagdideposito na siya ng bank sa Switzerland. Ano pa, 1950s pa lang, million dolyaris ang dinideposito. Dahil dati na siyang mayaman. Mayaman ang may Edralin. Pero ibig sabihin, walang nangyaring ano, pagnanakaw. Wala. Ang dami na nga, nagpatunay niya. Kita mo magkano lang ang pondo ng Pilipinas panahon ni Marcos, 400 billion. Ha? Magkano pinaparatang ninyong inutang? Kwentahin ninyo ang napagawang proyekto ni Marcos. Ha? Nasa 30 eskwelahan, ilang mga state universities, nasa 37, ilang hospital, ilang highway, ilang tulay, ilang hospital, city center, cultural center, napakaraming proyekto, mga dam, madami niyang pinagawa. Kita niyo ang hirap ngayon ng Pilipinas, ha? Tumaas lang ng konti ang langis, ang krudo. Lahat ng bilihin, tumataas. Panahon ni Marcos, ang tatay ko, jeepney driver, maghapon, 2 piso lang ang konsul mo niya sa jeepney. Unang tumakbo sa Pangasinan, sa Dagupan, na 2 pesos lang maghapon. Dahil si Ferdinand Marcos, sobrang talino niya, naglagak siya ng pondo dyan. Na kapag tumaas ang langis, dyan kukuha ng pondo. Kaya kahit tumakas ang market ng langis ng mga krudo o magkasulita, hindi gumagalaw dahil doon kinukuha sa inilaan na po ni Marcos. Ganong katalino. Hindi katulad ng mga iniidolo ninyo. Puro pahirap. Sarap ng buhay ng namin nung araw, nung panahon ni Marcos. 62 years old na ako. Meron pa kasi nagsasabi na mas maganda raw kay Leni kasi maraming nagawa. Ako! Diyos ko, anong nagawa mo? Magbigay ka ng 10 nipa. Ano magagawa ng nipa? Kulungan ng aso? Kulungan ng baboy? Tao ang mga Pilipino, Lenny. Hindi mga hayop. Kung binibigay mo ang tulog na pabahay, magkukulander na ilang piraso sa kaya ilang nipahan. Hindi yung prayo, panghayop lang yon. Ang mga Pilipino, ang mga sa Pilipinas, Pilipino, hindi hayop. Malinis daw, sir, ang ano eh. Malinis daw yung pagkatao ni Lini. Ako malinis, Diyos ko naman. Ikaw na nga umamin na inilalagay mo sa sarili mong account. Yung mga campaign fan na mga supporter ko, dinidirekta mo. Nasaan naman kahihiyan mo? Di ba? Yung pa lang eh, malinis na. Kayo, nagbubulag-bulagan kasi kayo, mga supporter. Mga rubreto na yan. Ang bobo, tandaan ninyo anong sinabi niya roon kay Boy Abunda.
interview sa kanya na kailangan daw yung mga sa mining industry daw, dapat daw ang makinabang lokalidad, hindi negosyante, hindi Pilipino. Sabi ni Lenny, kundi ang mga indigenous people, yung hindi Pilipino ang makikinabang. Diyos ko, Lenny, hindi dumadaan sa utak ang sinasabi mo. Sa ilong, sa kalampakan, dumadaan. Ang sarili. Kaya yung presidente. Ang sarili. Hindi dumadaan sa utak ko. Kung may utak kayo, gusto ko naman, di ba? Okay. Pilipino ang makikinabang. Yun, tama nga, sabi niya yan eh. Sa interview, sir. Ha? Sa interview. So talagang sinabi niya yun, okay boy. Sa Eboya. Akala ko, nagkamali ako ng ano eh. Nagkamali ako ng dinig eh. Nung natapos, search ko agad sa YouTube. Ako yun, ulit-ulit ko. Diyos ko naman to. Wala talaga pagbabago yan talaga. Wala pagbabago. Ang dami nga. Kita mo, meron na akong ano yan. Napulutan ka lang na namin mga seaman. Ang dami na nun, di ba? Yung nerd. Diba? Mabalik ka naman tayo ron. Yung nerve, saka yung ugat, hindi mo alam ang pagkakaiba. Yung 4x40. Lenny, trillion-trillion ang budget sa Pilipinas pag naging presidente. Yung 4x40, hindi mo palang kwenta. Eh, paano na? Ano na mangyayari roon? Ah, baka kayo, wala na kayong uwihan. Yung mga nagko-comment-comment yan, ang mga Lenny. Dahil kita mo, ginawa na lang 1,700 yung isla, Pilipinas. Ha? Nasa ng utak nun. Oh, pati one word, hindi mo alam kung ano yung one word. Diyos ako, isumpasok pang eskulahan ang mga nagpa-graduate sa'yo. Sa amin, lagapak ka. Magsak ka. Ayan, may mga nagsasabi naman dito, nagko-comment. Isko na lang daw sila kasi malaki ang pagbabago at maraming nagawa. No, malaki daw ang pagbabago sa Maynila. Eh, kayo man ang magpuha, kayo man mangutang na 15 billion. Oh, 15 billion ang iiwan ng utang, alam niyo na ayun, lumipat ako ng Paranaque, ha? Mutante ako ng Maynila, sa totoo lang, aminin ko totoo, ipinoto ko si Isko. Maynila ako dati, pero nagpa-transfer na ako. Pero yung ginawa niya, yung kita mo sa Paranaque, ang laking issue na, yung iniwan ni Bernabe ay 1 billion, ang laking issue na, ang iiwan ngayon ni Isko, 15 billion. Isko, etong laking intenta ito, kunuin mo ng tigwa 1,000, abot ang 15 billion yan. Tigwa 1,000 peso. Ganyan, karaming pera yun. Ayan. So, ano kasi, marami daw nagawa, tulad ng, naging malinis na. Papicture. Punta siya sa utit, wala siyang dalang relief. Pero, dami yung cameraman, no? Punta, ipakabari sa motor. Papakita ng kabubuan sa bakay ng motor, walang helmet, walang safety gears, ha? Di ba? Talino. Talino, no? Utang nandito dapat, wala sa ilong. Sir, naman po ang masasabi niyo dun sa nangyari kay BBM sa Caloocan? Ako, yung sinasabi ko, talagang si BBM ay talagang naka-expose masyado. Kaya yung mga sugat-sugat niya, mga gas-gas niya, ganyan, dami na talaga. Dapat kaway-kaway na lang. Talagang kailangan protektahan natin mga BBM. Maraming kumalat doon sir eh. Fake news daw yun eh. Fake news kita yun. Okay. Magapa talaga yung so, sir, niya. Matanong ko lang sir. Yun nga po. Ginawa ng issue ng vlogger niya Lili. Ginawa, binairal niya. Nandidiri daw si BBM. Doon yung hawakan. Sa totoo lang, hapding-hapdi na yung kamay ni BBM. Kasi alam ninyo mga Pilipina. Pilipina pa eh, meron pang ibang kalalakihan eh, nagpapahaba ng kuko, dahil kumakamay, gusto lang talaga dahil sobra na yung simpatiya nila. Pag-iitulo na lang kay Bongbong, kahit konti, kahit paalis na yung kamay, nahihili lang, kaya hindi maiwasan yung nakakalpon. Hindi totoo yung nandidiri, talaga kita ninyo man, makuntahan niyo siya lang, nakita naman ninyo yung ano, yung karapan ni Lenny, oh, pantin mo na, sabi pang gano'n, di ba, nag-viral yun, ma'am, naka-live tayo, sabi pa naman yung supporter niya, nag-tipid video, di ba sa loob? Ano sabi? Abanti na sabi nga, kasi ayaw niya ng kakamay-kamay, ilang piraso na nga, ayaw pa, kita mo kay BBM, binudumo. Ha? Maynila yun, baluarte mismo, disco, daw. Puno lang yun, hindi niya pwedeng maakin ang tundo. Ha? Ang Maynila, mas maraming nagawa si Ferdinand Marcos diyan. Nakita niyo yan, ha? Harap ng North Harbor, nakita niyo yung mga police, ha? Bagong kontinu. Kita mo anong ginawa sa talino ni Marcos, pinagawaan niya. Nandiyan na po nung pinagawa niya yan. Tondo High School, ha? Para hindi nalalayo yung estudyante, nandiyan na. Oh. Tondo High School? Oo. Kay Marcos? Oo, oh, late 70s yan. Tignan ninyo. Kaya pala may mga bliss pa rin po dun, no? Ha? Mga bliss pa rin. Oo, oh, bliss.
ko. Bis pa, kaya bis ka, baka bagong lipunan yan eh. Ako. Yung 16th floor, ayun, 6th floor na yan, bagong lipunan, condominium ang pangalan yan eh. Ako, pinalitan na nila ngayon. Room 406 ako, natira ako dyan. Oh, Rawis yung lugar na yan, tapos pagkita niya, Moriones, di ba? Tapos Rawis, puro bis yan, ang dami niya. Ayan, so talagang... May tanong ako, sir, no? Meron naman kasing vlogger na nilalabas na peak ano daw yung diploma ni BDM. Ano po masasabi niyo doon? Ilan beses ka eh. Anong paliwanag nga yan eh. Sa akin, sa totoo lang, hindi rin kompleto ko ang kaalaman ko dyan. Pero dahil sa meron nga tayong instinct, nag-research tayo, meron estudyante ng Oxford mismo na nagpatunay na yan, kapag nakatapos ka ng ganyan, na halimbawa 3 years na yan, may special diploma ka na yan, tawagin. Yun mismo, tagaya England na nagkwento ng Pilipino na naka-face doon. Ultimong elementary nga, ang hirap ng aral nila, kaya nag-comment akong gano'n sa teacher ko, friends kami sa Facebook eh. Ma'am, ang hirap pala mag-aral sa Oxford. Buti na lang kayo naging teacher namin, kaya kahit pa paano, hindi matalino ka doon kami. Kasi magaling yung aming teacher ng araw. Shout out, Miss Raquel Gonzalez Cayabiab. Yun. Teacher namin. Galing, talino. Bawat sabihin niya, pumapasok talaga sa utak ko. Hindi yung katulad ibang mga teacher, nakakantok, di ba? Nasubukan naman din yun. Pero yung mga teacher na ganyan. Kaya kami, kahit pa paano, lumabas din kami kay Talino dahil talagang mapofocus ka sa pagtuturo niya. Yes. Sir, kayo po, ano pong masasabi niyo ngayon na sa mga kasama, kalaban ni BBM? Ay, naku. Sabi ko nga kanina, dapat sumuko na kayo. Kita naman ninyo yung ano, yung sa... yung publicist ano, yung sa mga OFW, di ba? Yung mga naka-based sa ano. 92%. 92.12%. Tapos kay Lenny, 2.37. O, tapos kay ano, 1%, 1%, di ba? Alam mo kung anong comment ko? Nag-comment ako eh. Dahil natuwa ako, sabi ko, wow, dikit na dikit. Tanggalin ninyo yung 90%, di pong pong. Dikit na, dahil 2.12, di ba? Tapos 2 na lang kayo. Dikit sila, di ba? Iba, 1. Tanggalin mo yung 90%, di ba? Dahil sumuko na kayo, hindi patigasan ng ulo laban nandito pagka presidente ng Pilipinas. Kung patigasan ng ulo yan o pabobuhan, sige lang, kaya pala ini. Ano naman sir, masasabi mo kaya Senator Manny Pacquiao na kapag nanalo daw siya, lagot ang mga, ano ba yun, lagot yung mga corrupts na yan. Sa tingin mo? Ako, Pacquiao, sa totoo lang, kapag totoo yung sinasabi mo na yan, ultimo kumpare mo na politiko, hindi kayo boboto. Dahil karamihan sa politiko, corrupt. Hindi naman lahat, hindi ko lalahatin. Barangay Tanod pa lang, naghahanap na rin yung bubusan, delegensya. Tanod pa lang po yun, wala pa tayo kay gagawan. Wala pa tayo kay chairman. Ha? Kaya dahil sa talino nga ni Marcos, sinasabi ko ng paulit-ulit yan. Noong umupo si Marcos, naging congressman yan. Naging congressman si Marcos, naging senador siya. Nakita niya na ang kalakaran, ang korupsyon sa politiko. Kaya nung pag-upo ni Marcos, naging presidente siya, anong ginawa niya? Inanggal niya mga pork barrel, kaya galit na galit ang mga politiko. Mga politiko ang nagbabayad sa mga nagwewelda ng araw na alok ako 50 pesos. Nakalok ako ng araw, 1978. Magra-rally-rally, mag-ano, naalok ako 50 pesos. Hindi. Sir, dati talaga wala talaga pork barrel? Inanggal ni Marcos yan, pati mga senador. Inanggal niya yan. Tama ka, Paul. Dahil alam niya ang corruption, kaya kita mo ang patunay. Bakit ang dami niya nagawa ng proyekto ni Marco? Dahil tinanggal nga yung apok, doon niya ginamit sa mga proyekto niya. Ganong katalino yun. Yung sinisiraan nila, kita mo kahit anong gawin ninyo na pagbibintang na magdanahan. Dahil niya sa talino niya, kompleto siya ng ebidensya. Hindi katulad ninyo, puro lang kayo, kismis, clippings, hindi ipapanalo yun. Okay sir, ano naman masasabi mo kaya Banat Bay? Nako, sabi niya, lumalakas na daw ang isko. Siyempre, yan nasasabihin niya, doon siya pumalig ganyan eh. Di ba? Doon siya pumalig pagkatapos siya kamuli ng suntukan. No, Banat Bay, tinapalang ka lang ng konti pera, yan ka na, ganyan ka na. Ganyan lang yan, laro dyan. Di ba? Pera-pera lang yan. Oh, di ba? Hinamon na suntukan si Isko eh. Hinamon ba? Ah, hinamon na suntukan siya. Oh. Pagkatapos guys, susuportahan mo. Ah. Anong dahilan? Kahit may tapak, ito naman sa Amerika. Pero di po pala siya lumalabas na pure DDS. Pure DDS po siya. Kulo ko na lang yan, pera-pera yan.
Kita nyo, di ba? Kita mo nakalagay lagi, banat bay, di ba? Pagkaan ko pala sa YouTube, puro banat bay, hindi ko na pinapansin.